sanuhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong may taguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa galak ng espiritual upang umunlad na sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Dadapuat kayo ay isang lahing hinirang mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noong pinagkaitang kayo ng habag, ngunit kayo'y sumasa inyo, ngayon'y sumasa inyo ang kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoon dumulog upang papuri ay ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon, papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoon, ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banan. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak na Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka." Ipinatatawag kanya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guru, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ganun din sa mga nanonood sa atin sa FB Live, sa iba't ibang panig ng mundo, at dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, isang magandang umaga po sa inyo at ganun din sa ating mga tagapakinig
taga-subaybay sa Radyo Totoo. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ang natatanging karakter na maaaring o sa ating ebanghelyo na inyong narinig ay walang iba kundi si Bartimeo. Si Bartimeo ay isang pulubi o namamalimos at isa itong bulag. Nung habang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga kasama papalabas ng Jericho, nadaanan nila ang bulag na ito na si Bartimeo. Halos araw-araw ay namamalimos at pumupunta doon si Bartimeo. Umuupo sa bangketa at he is begging, namamalimos sa mga taong dumaraan. Habang siya ay namamalimos, naririnig niya ang pangalan at ang tungkol kay Jesus. Ang mga taong dumaraan ay pinag-uusapan ang mga natatangi at kakaibang pangangaral at pagtuturo ni Jesus. At hindi lamang yun, mga kapatid, kundi ang napakalaking pagmamalasakit ni Jesus sa mga tao at ganun din ang mga himala na ginagawa ni Jesus para sa mga nakakarami. My dear brothers and sisters, ang pagpapagaling o mga himalang ito ni Jesus, lalo na sa bulag na si Bartimeo, ay may tuturing na pinakahuli na himala sa ministry ni Jesus. Dahil sa dami ng mga tao, gustong makalapit ni Bartimeo, tinangka pa nga ng mga tao na hangarangin siya, patahimikin, upang hindi makalapit at ganun, hindi rin mapansin ni Jesus. Subalit, ano ang ipinamalas ni Bartimeo sa mga sandaling iyon? Ang kanyang malaking pananampalataya, ang kanyang pananalig, upang matugunan ang kanyang hinihiling at dinanais kapag nakalapit na kay Jesus. Yung pagtawag po ni Bartimeo kay Jesus na anak ni David ay nangyari sa unang pagkakataon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Yung paggabit sa titulo bilang si Jesus, anak ni David. My dear friends, sa palagay niyo po ba, napaka-desperado na ba ni Bartimeo para hanapin at makalapit si Jesus? Maaring lubos yung paghahangad na makita ni Bartimeo itong si Jesus sapagkat ginagamit niya ang anumang lakas at anumang pagkakataon makalapit lamang at mapansin siya ni Jesus dahil doon sa mga naririnig at magagandang impormasyon na nalalaman ni Bartimeo. Batid niyang tanging si Jesus lamang ang makapagpapagaling sa pagkabulag niya. Ganun pa man, yung pong pisikal na pagkabulag ni Bartimeo ay hindi nagpaawat para sa kanya upang sa ganoon maipahayag niya ng lubusan si Jesus. At bakit kaya? Sapagkat si Bartimeo ay may tinatawag tayong eyes of faith, ang mata ng pananampalataya, na marami sa atin sa mga panahong ito ay kulang o nawawala na. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa totoo lamang, napakapalad ng marami sa atin kung tutuusin. Sapagkat tulad natin, tayo'y nakakakita ng kagandahan
na ipinagkaloob at inilikha ng Diyos para sa ating lahat. Napakagandang pagmasdan ang lahat na nilikhang ito ng Panginoon para sa ating mga nakakakita. Pagmasdan niyo yung mga katabi niyo, hindi po ba't napakagaganda o gwapo? Pero yung iba parang hindi yata believe. Tingnan niyo yung mga katabi. Hindi ba tayong mga nakakakita, napakapalad po kung tutuusin. Nilikha ng Diyos ang magagandang bagay na ito upang tayong mga nakakakita'y lubusan na magkaroon ng kasiyahan. Subalit ang nakakalungkot po, marami pa rin ang pinipiling mamuhay sa kadiliman. Ganong may kakayahan namang makakita. Sa mga nagagawa nating pagkakasala, napakadami pa din ang tunay na nagbubulag-bulagan sa mga panahong ito. Marahil ang ilan sa atin ay hinahangad, matakpan na mga makamundong bagay ang ating mga paningin para sa tunay na katotohanan. Hindi ba sa mga panahong ito, palasak na palasak, yung mga salitang, Your Honor, hindi ko po alam. Wala po akong nalalaman. Hindi ba di ay pagtatakip ng isang katotohanan na nagbubulag-bulagan dahil natatakpan ng mga material na mga bagay na ipinagkakaloob ng mundong ito. Huwag na nating hintayin na magaya tayo tulad ni Bartimeo na nawala ng paningin bago pa pagningasin ang ating pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay nag-aanyaya sa ating lahat. Bagamat may kakayahan tayong makakita, ay tawagan natin si Jesus ng ubod lakas tulad ni Bartimeo, dahil si Jesus po ay naghihintay lamang sa ating lahat. Malakas nating isigaw ang pangalan ni Jesus tulad ng malakas na pananalig na mayroon si Bartimeo. At nakasisigurado ako, kung bukas ang puso ninuman sa atin sa mga oras na ito, ang ating pagtawag kay Jesus ay siguradong maririnig niya. At nakatitiyak ako na pagagalingin ng Panginoon anuman ang diranamdam ng bawat isa tulad ni Bartimeo. Hayaan natin na sa araw na ito at sa mga susunod pang araw, palakasin ang ating pananalig kay Jesus. Tulad ng ginawa ni Bartimeo, hindi nawalan ng pag-asa, nagtiyaga at nanalig na si Jesus ang tanging magpapagaling sa Kanya. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring pinakahihirap, pinakikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kundi pa kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po na. Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, uwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayunawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makaaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ngayong Sabado, ika-isa ng Hunyo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandila. Ikalima, ang imahe ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila ay dadalaw dito sa pambansang Dambana ngayong Sabado. Ika-isa ng Hunyo sa ganap na ikalabing isa ng umaga upang magpalaganap ng debosyon. Mananatili dito ang Mahal na Birhen hanggang ikawalo ng Hunyo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Makapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga mapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagpamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli isang magandang umaga po at mag-iingat po kayo sa inyong mapag-uwi, sa inyong mga pag-uwi sa tahanan. Maraming salamat po. Sa buhay, pag-ibig at kapatid.